nagbigay ng inspirasyon at aral ang mga revelasyon ng aktres na si Camille Prats nang mag-guest siya sa YouTube channel ng dating aktres na si Rica Peralejo. Napag-usapan ang dalawa ang tungkol sa personal na buhay ni Camille katulad na lamang ng maaga siyang mabalo sa una niyang asawa sa edad na 31. Taong 2011 ang mamatay ang unang asawa nito na si Anthony Linsangan dahil sa sakit na cancer. Kwento ni Camille, hindi naging madali ang pagtanggap sa maagang pagkawala ng kanyang asawa at ama ng kanyang panganay na anak. Pagsisimula ng aktres tungkol sa usaping ito, "I remember being so lost. Hindi ako makapaniwala na nasa ganito akong sitwasyon. Like every day, it felt like waking up in a dream." Naikwento rin ni Camille na ang pagbubuntis niya noon kay Nathan ay hindi planado, lalo't na sa kalagitnaan pa umano siya noon ng kanyang kasikatan. Natanong niya rin umano noon ng Diyos kung bakit sa dinami-rami umano ng tao ay bakit isa umano siya sa mga maagang nabuntis at wala sa plano. Nagpapatuloy niya, "Nung nabuntis kasi ako kay Nathan, medyo parang kinwestiyon ko si God na, why me? I was at the peak of my career. Halos hindi ka natutulog, hindi nagpapahinga sa trabaho, tapos biglang buntis ka. Ngunit paglalahad pa ng aktres, nang magkasakit umano ang una niyang asawa ni si Anthony, tila nasagot umano lahat ng tanong niya. Ayon sa kanya, tila umano ito ang paraan ng Diyos upang kahit papano ay maranasan ni Anthony ang maging isang asawa at ama kahit sa maiksing oras lamang. So when Anthony got sick, I got my answer to why I got pregnant 2 or 3 years back nung nagkasakit siya. I get na why I had Nathan early on. Maybe it was because to have Anthony experience how it was to be a dad. Na even for just a short while, he was able to experience how it was to be married and to have a family. So I think that's my purpose in his life. Ang alam ko lang, lahat ng nangyayari sa buhay natin may dahilan. And I was really just holding on to that reason kung bakit siya nangyari. Samantala, sa kabila nga ng matinding pagdadalamhati sa maagang pagkawala ng kanyang unang asawa, masaya naman na ngayon si Camille sa pagkukwento tungkol sa matatag at masayang pagsasama nila ng kanyang bagong asawa na si Vijay Yambao. Makailang beses na rin naikwento nito sa mga interview sa kanya na magkaklase sila noon ni Vijay sa grade school at mag-seatmate. At hindi niya rin umano makakalimutan si Vijay dahil mabait daw talaga ito noon pa. Kwento pa ni Camille, "He was my seatmate and kaya siya tumatak sa akin kasi ang bait niya sa akin. I was doing sad at that time, so syempre, laging absent. Papasok ako sa school kulang-kulang yung gamit ko and he would always give me a pad paper or whatever it is I was needing." Kinahangaan at naging inspirasyon niya ang kwentong ito ni Camille sa maraming netizens. Dahil hindi man umano naging madali ang pinagdaanan ng aktres, ay nanatili itong matatag para sa anak na si Nathan. At ngayon nga ay may masaya na itong buhay sa piling ng bagong asawang si Vijay at dalawa pa nilang anak na sina Nolan at Nala.